May buntag mga ison. Salamat sa Ginoo sa Lugoy sa pinabuhi ng atag nato bisan pa nining takna. Unang Domingo sa bulan sa Marso. Medyo kulang lang tulog ka ron kay dito yung migabi sa servisyo sa kong ison na itong usaka ison na itong namatay dito sa gubat sa Lanao. Ito si Private Clan Armada. So, dito may pura ika lima na masalang kagabi nga dito may tapos ulan-ulan siya. Pero salamat sa Ginoo nga nakita ko sa taos na kagagod dito. Doyog sa Kalipay, sa Subban, o sa Kagulanan, rather, sa pamilya na nasa Kagulanan, sa pamilya. Kasi hindi sa ilang Kagulanan, loyo sa mga kasubo. Ngayon, pinagay sa pulong sa Ginoo at mga humpay, kakaplag sila ang lagit nun na Kalipay, loyo sa Subbanan. Inanam nyo na ang kinabuhay, no, sa ito ang suod kay although bata-bata kayo, 27 years old, pero ang Diyos na sayo, ang Ginoong may tagiya sa iyong mga kinabuhi. So, hopefully ang pamilya makataplag o comfort diya sa iyong mga pulong. So, ang iyahang lubong, kurag karong nuibi o naay kwan. Pero sila lang, nakuha ang oras, ito lang na siya kwan, kaya naman ito yung gunawa ito ng kwan. Pero buntag ilha dito, yun naman, ang ilahang lubong niya sagan sa member sa Armed Forces, Estusi, mag-in na ino yung ilubong, Estusi. Mag-in na siya, ilahang kamagi, isang pang sa member sa mga National Police, na Estusi yun ang ilubong niya. So, salamat doon sa mga bisita, sa mga isoon, si Brother Babayan, Banusap siyang kauban, si Brother Bernabe, Ginkan o Manila niya siya. So, maningkamot po ko, undot, Ilocano din niya siya, pero kaya lagi, nasanay po siya o Tagalog, ang iyang masamutan na po si Ilocano ng basic ng pagparapon na ako. Ilocano ako ang lulaw-lulaw pero isaya ang lingwahe. So wala na. Malintan na ako ang panani, itong dugo. Pero at least makasabot niya punta. So manigamot na po ko nga, although makasabot din siya isaya ang isuon. Yeah, sa mga pulong na itong pagkasagutan, ako na po na yung sagulan o Tagalog. At least para maintindihan ko sa tuwang Iksuon. So, welcome, welcome sa tuwang Iksuon, nagikan o Manila. So, din nasa sa Pulangkan na destino. So, atong gikalipay, ano sa tuwang Iksuon, Brother Babayan, nga diin. Ubas na ka na ito, karumpuntaga sa tuwang mga buluhaton. So, dito maglangan. Huwag ko sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo itong pag-eskutan ni Iksuon. Ito ko din usang ka bautismo kay naman tayo plano na murang tayo magpabaptize karon. So, ato ang diskutan, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa salita ng Panginoon kung ano to kung pinatawag na one baptism. Sumala pa sa Efeso kapitulo 4, versikulo 4 sa magingon diha. Sa alawan, sa espiritu, ingon man sa kinamanawag ka mo sa usa-usa, pagkalaong, pagtawag na ninyo. So, diha sa Biblia, naigingon na usa. Tanaw ni Wilson diha sa malang kasulatan, lahi ang explanation diha sa Webster Dictionary, isang kasagitun losis pilahan, may tungod sa multiplication or addition. Sa eskulahan, itudlo, tinaturo doon sa school, isa, tagdagan ang isa, equals dalawa, 1 plus 1 equals 2. But in the Bible, 1 plus 1 equals 1. Diba? Yung asawa, kailangan po ng Tagalog, kaya ang asawa, lalaki, babae, pangkot, pero sa Bisaya, kung ito po ato ang Iksuon, sa Brother Lorde, mabuti pa kayo din sa Bisaya, sa Mabisaya, kaya maintindihan nyo talaga kung ano yung asawa, kasi yung asawa, babae, tsaka yung bana, lalaki, pero sa Tagalog, asawa, babae, asawa, lalaki pa rin. So, the same lang siya. So, sa tuwa, ang asawa, babae, ang bana, lalaki. So diyan sa Biblia, ang batang asawa, nahi mo sila, usa na po. Diba? Unlike sa itong lusa skular, 1 plus 1 equals 2. Asa ka sana nahi mo usa? Diya sa purpose sa katuyuan. Sa tanang utang, manayin mo diya, nagkayo sa batang asawa. So diyan sa Biblia, doon na yung diskutan na pulong usa.
So diha pala imo na masabtan kung saan gitudlo sa Ginoo. Tanaw nimo diha sa mga Hudiyo ang pulong usa nagiskot pud siya og unity. Panaghiusa. Meaning, aron ang mga Kristohanon ng atong kadlawan karon magkausa sila diha sa gitudlo sa Ginoo. Walay pagsumpake, walay pagbayad-bayad, bahay mo kitang usa asa diha sa iyang pulong. So, kung atong disputan kini usa ka bautismo para sa atong kadlawan, meaning it is for us today in our youth, in our generation. Na yung mga butang na disputan diha sa kasulatan na pinaakin niya, makakapla kita o kaalam. So makaingon ta na mga mga tanong nga, brad, nabautismohan naman ko sa lain sa una, sa lain na bundok. So dili na kinala na magpabautismo pa ko. Iksaw niya niya. Unsaan niyo na makon ang tinuod niya bautismo kung ang imuhang natudluan o imuhang nadunggan sa iyo. Diba? You cannot get the right baptism if you heard the wrong doctrine. Diba? Pagsugod pa lang sa'yo, sa'yo pa rin na siya. Kinala ka pagsugod, sakto, aron ang tanang may mong sakto, sa unsang paagi. Pinagi sa balaang kasulatan. Tanaw na ito ang Acts 17:11. O sa ginoon diha. Eh, ato ani ang sinasabi natin, kung ano yung nakasulat, yun ang susundin natin. Kining mga Hudya, mabuot pa kay sa mga Hudyo dito sa Tesalonika. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos sa pagka sinabot si Buton. Nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan sa pagsusi kon tinuod ba gayon ang mga butang nga gisulti kanila. Ibig sabihin, sinasabi dito na kinumpara ni Apostol Pablo yung mga Christian doon sa Berea at sa Tesalonika. Ano ang kanilang kaibahan? Ang kaibahan nila, yung mga Berean people, sa mga bagay-bagay na kanilang napakinggan, hindi nila basta-basta pinaniwalaan. Anong ginagawa nila? Tinitingnan mo na nila sa kasulatan kung totoo yung mga bagay-bagay na kanilang narinig. So, yun din eh, ilang gisusi sa pungkos ng kaabtik sa nauna nga gisusi nila sa matag-adlaw ang kasulatan kung matukod ba kining dutana. Kung nakay madunggan, ingon pa ito ni Presidente Duterte, tukod to vitro, pagdudan ka. Yan naman. Kay, wala mag tinuod. So, alam niyo may batuan kung tinuod, basa ha, kasulatan. Search the scriptures according to Apostle Paul. So, kung mag-isko kita baptismo, kung saan ni baptism? Kini yung baptismo yung suon. Nag-isko din siya o, itawag na siya sa gringo. Bap. Ten. So, muna ang iyang gringo na pinulungan. Ang kaulugan niya na is to, itong diha, to dip, lang, napayuban ito, imo nila dam, o to dam, o imong iban ban, ilubong, o ni siya. So, ang baptiso niya, ang baptiso ni Son, ang iskot niya siya nga, ilubong. More than itulo sa Biblia. Yan ang tinuturo ng kasulatan. Meaning, kung ang baptism na nadaraan ng isang tao, kasi dati, no, yung mga parents ko ay nasa ano pa, Roman Catholic, dati, ay ano ako, tinatawag nila din yung baptism. Pero hindi yung baptism. Sa ibang, ano, sa ibang reliyon, tinatawag lang dedication. O kaya, tinatawag din nila na bunyan. Binyan, binyan sa Tagalog. Binyan. O, nabinyagan ako dati. Yung uya ko at saka ako, pero yung kapatid ko na sumunod sa akin, hindi na. Kasi na-convert na yung parents ko sa Church of Christ. So, iba yung tinuturo ng ibang religion about baptism. Yung binyan na sinasabi nila. Kasi, hindi nila sinunod kung ano yung tunay na pagkahulugan ng baptism.
Kasi yung baptism sa Bible is to dip. Ilibing mo talaga siya. Nangangailangan ng maraming tubig. Ito nang pasukutan niya sa itong pagbalayon. So, ino din he, adunay usa lamang ka baptism. Usa. So, sa bagay, kung tanawin niyo iksoon ang dugukan, the authority of baptism came from to the world God through Jesus Christ His Son. Ingon diya sa Matthew 18, tama sa unahan akong pagkabasahon. Diya magsukod ang Bible authority. Yung tinatawag natin na authority, autoridad. Hindi ito turo ng Church of Christ, kundi turo ng Panginoon dyan sa kanyang iglesia na sinusunod naman natin. Kasi yun ang kalooban ng Ama according sa mababasa natin dyan sa sulatan sa 17:5. Pakibasa na. Matthew 17 verse 5. Anong sinasabi dyan? Sulti pa siya, niya karoon, sa pa panganon, sa mga ayat, nilokong kanila, o niya karoon, sa pa tingong, ikan sa panganon, sa tingon. Hindi mo akong anak, kahit gugma, makaniya, nasa nalipay ako, kaniya, magpasalingong kamo. Oh, anong sinasabi? Sabi ng Ama, ito yung nag-iisa kong anak. There is my beloved son, whom I am well pleased. Hear him! Pakinggan niyo siya. Makinig kayo sa kanya. Huwag kayo makinig sa akin. Makinig kayo sa anak. Sino yung anak? Ang ating Panginoong Jesus Kristo. Mamina ka sa atong Ginoo sa mabuta ngayong gitudlo, umosak ni ang pagbunutan, this authority ngayong gitudlo, sugo sa iyang mga apostoles. Sumala ka sa Matthew 28. Ibasa na tayo? Wala pa. Sige, ibasa. O gidool si Jesus og nagsulti kanila nga nagaingon ang tibuok nga kagahom gitugyan kanako sa langit og sa yuta busa panlakaw kamo og panadluan ninyo ang tanang mga asod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo 20 magatudlo kanila nga managbantay sa, sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo og ani akaron ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So malinaw mga kapatid dito sa verse 18 sinabi ng Panginoon bago siya pumapay taas sa diwa pa sa biyakto sa langit. Okay, hindi ni panahon na labanhan naman siya bago sa langit aginay na siya pataas o nagbilin siya o sugo sa iyang mga apostoles. Unse, kay ninipanawan na namatay naman si Judas, pagtitiroon na kulihan ni Tomas, kay kini si Apostol Pablo, special man siya na tinawag na apostoles. Sumatod pa niya, ang tanang kagahom, all authority, matun pa sa atong Ginoo, is given unto me. Gihatag niya siya. Dili ingon na half, kundi all authority gihatag siya sa langit o sa yuta. Meaning, wala na ay tao magkitagaan niya katumod na maghimo, magtudlo o mga lain na pagtulunan. Ang lahat na kapamalaan o sa pag-ingon sa Tagalog, wala mo kukit Tagalog ng Bible. Okay. So, ang lahat na kapamalaan ay ibinigay ng Ama sa kanyang anak. What I like, maminawan, what I like from doon, kundi rin si Kristo. Kay Mono siya, ang ginoon niya diya sa iyang pulong. Na ang tanang kagahong gihatag niya sa langit at sa yung taan. Wala na gihatag. Wala na ito. Miangkod nga appointed son of God na sa Dabaw. Wala. Kay ang tanan, gihatag na ng Kristo. Malang niyo si Kristo nga ang katuma, gihatag na ako kay ang katuma na sa taga-Dabaw. Di ba? Wala. Walang sinasabi na ganun. Ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay ng Ama doon sa kanyang anak. So verse 10 niya naging mo, Busa, panlakaw ka mo, panudluan niyo ang tanang nasod. Go ye and teach all nation. Ingon dito. Sa man nila ang tudlo, pagkatapos nila ay pangaral yung
utos ng ating Panginoon nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Kining word na ngalan or name, o names in English, matapasapan kung sa may ngalan sa Amahan. Kining ngalan, this is not the proper name, according sa ilaha, kung sa may proper name. Wala man mag-isgo to proper name. Ang isgo pa na Rikson is the authority itself. Kanang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, buti pa sa buong ng Amahan, Anak, o ang Holy Spirit, nagka, kung sa man, they all united. They are sa maong pagtulunan. Parang bitaw na pulis. Pulis ba? Or sa mga Philippine Army, ang ina na. Mga na pulis, sa ngalan sa balarog, dahil na ako. Meaning, ang pulis na si authority sa pagpanakot. Kita tal na mga wano ana udamper ng lintan ang adlo man mo dako bana mamatay pala ta basi ati pusil na ipusilyo pero ang pulis na si authority sa pagpanako ina na ikso sa makita so ingon dinhi na siya ay una tuduan sa kon maminaw sila kun ila damanton pagbabautis mo sila kinalang na himuon kini diha sa authority. Na kini kasungo, kini katitsing, dilitit sila sa mga bundok, dilitit sila sa Church of Christ. Pero mo niyang pagtulong na ni Kristo diha sa Iglesia. Nga maupon yung sunod sa mga membro sa Church of Christ. Tweetly na tingon. Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang. Oh. Kanang bantayan ba, meaning, imong ikip. We must keep all of the commandments of God through Jesus Christ. Unsa to kitudlo niya, dili nimo nga ato ni kuwaon ni kini dili ganahan ni. Kini lang ganahan ko ani. Dili niya pwede pilipilion. Kay ang himo niya on man, tanan man. Para gyud istorya na nay nanulis o gipara tumbas ingon tong tulisan. Naog na nga pasayro, naog na pasayro. Mga lalaki din ni, ang mga babae din ni. Oh, di tapos na, dili na mga lalaki, dili po ng mga babae. Ingon nito ng leader. Ang tanang babae, ripon. Ingon nito ang apo. Ah, Mr. Tulisan, ay lang kami ang pili akong lula. Eh, kulang na biyan eh. Ingon po yung lula. Ingon na tulisan, tanan. Ay, pagpuot sa tulisan. Oh, ingon po yung tulisan, tanan. Nya, magpuot eh ka. So, ina like so, pridas. Oh, okay, dahil ka. Nga magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. Sugo din eh. Ang bautismo is sugo. Dili na pwede kwaon. Dili na pwede. Namang ko'y mga, meron kasi mga religion na nagtuturo na baptism is not essential. That baptism is no longer part of salvation. Ako din sa nila, hindi na, hindi na importante yung baptism. Bakit hindi lagi importante? Eh, ano to? Utos niyang ating Panginoon. Diba? Managbantay sila sa tanang butang na akong gusubukan ninyo o ganigaroon ako magbabantay ninyo. Hangtod! Kanamin ay hangtod. Sa iba't iba sa butana? Word until. Oh. It means na Asia ay duration of time. Oh, naasa kinutuban. Oh. Asa kutob ang sugo sa tungino hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung ang kalibutan dili pa matapos, kung ang kalibutan magpadayon pa nga mag-irog, ang sugo sa Ginoo magpadayon po. Diba? Ang utos sa ating Panginoon ay magpatuloy. Because the world is still the world. Kaya kalibutan, nagpabilin niya kung kalibutan. So ang sugo, pagpabilin niya kung sa sugo, hindi na tapoy di i-comment, i-delete. Akin nga part, hindi na importante niya. Kaya ang tao na luwas na, magtuo, luwas na. Luwas ulit, kuyawa. Diba? Okay. What is baptism? Wala na nag-isgutan na baptism is burial, immersion. Ngayon diya sa unang punto, sumalak pa sa Diyos Bible, it needs more water. Diba?
Much water is essential. Ito'y kailangan na nang sabi dito, maraming tubig. Siguro, lahat-lahat tayo dito ay ano, hindi lingit sa ating kalaman yung social media, yung YouTube. May nakita ka na kayo doon na ginagawa yung seremonyas ng binyag, na yung bata yung ginagano-ganon doon sa ano, malaking langgana, o oh, ginagano-ganon. Sabi na mo ka na bata ko, ano yan, kasi ano siya, parang na ano siya, nalulundon. Diba? Yun ba ang pamamaraan at tinuro sa atin ng Panginoon niya sa kasulatan? Hindi. Okay. Nangangailangan ito ng maraming tubig. Hindi maaaring kunti lang, kuha ka lang ng isang ano, isang baso, itilig mo sa kanyang ulo. Basahin natin, John 3:23. Ug si Juan usab nagpangbautismo dito sa inon, dito sa salin. Kay dito daghan man ang mga tubig o ang mga tao nangadto o gibautismuhan sila. Oh, tanawa. Ano ang himo man ang bautismo dito sa o sa ginoon din eh? Inon, 23. Oh. Bakit ginawa ni Juan yung pagbaptize doon sa inon? Malapit sa salim. Bakit? Kasi marami tunon upang doon gawin yung baptism. It is because doon sa Enon ay maraming tubig. So doon pala, atin ang maintindihan na ang baptism pala yung sinasabi ng iba na binyag ay nangangailangan para ng maraming tubig. Oh, hindi yung kunti lang. Dapat natin paniwalaan yung turo ng kasulatan, turo ng Panginoon. So, ang baptism ay nangangailangan ng maraming tubig. Pag maliit na tubig, na hindi mo na sinunod ang utos ng ating Panginoon. Pag ang isang tao, ang isang mamahal na ayaw tumalima, ayaw sumunod sa utos ng Panginoon, ng tawag doon, nagiging suwain. Oh. Nagiging rebelde. Oh. Pag rebelde ka rin saon, wala na yun na. Sa tubangan sa ino, rebelde ako sa katao at dili mo tuman sa sugo sa ino mo. Ingo na ino, ang bautis mo na kinalagdagang tubig. Ha, gamay lang. Kapag kayo magtutubig. Paano ko, nailimantok. Nailimantok. Ingo bitamin ko sa Luzon sa una. Kinito yung Luzon, taga ano ko siya, taga kaya daw, roots, taga Ilocos. Yung lolo ko din, taga Ilocos, Pagilian. O, La Union. Saka nakapunta rin ako doon sa Bila, kina ano, kapatid na Jiko, Domay Jiko, gano'n. So, atong mahibaluhan, bisan pa diha sa buhat, utso, 36. Bisan ang palayon sila sa ilang pana, pinagawin sila sa mga tubig, kung ano ang ginawa ko. Oo. May isang ano, pangyayari na itong eunuch o eunuch. Alam mo, yung buhay na isang eunuch, ano yan sila? Para ba? Kasi lahat ng tao ay mahilig sa Korean, Korean Manila. Oh. Yung eunuch, sila yung taga-silbi sa isang, ano, tinatawag natin mga royal family, na yung buhay nila ay talaga na didikit na ba doon sa ano, pagsisilbi ng sa hari, itong mga royal family, yung mga taong wala ng bayag ba, wala ng itlog. Hindi nila pwede magninyo. Ano na mga yunog. Oh. Ang ilang kinabuhi, hindi po sila yung bakla, hindi po sila bayot. Murag, ikapon na sila ba ang ilaha para na yun sa pagpangalagan o pagsilbi sa usaka pamilya. So, kining yunog ikson, di niya basta-basta o kining trabaho kay pinayalan siya sa Raina. Pinayalan ba na ang tanan niya kapitan ka mura siya kinitawag na na. Either siya mo'y gunit ba siya ang mga karta. Oh. So dili basta-basta. Samta nagbiyahe siya sa kaysa kining karwahe. O man ay mga sikat sa unang sakinan, mga karwahe. O chariot, tawag na. Siya ay may binabasa siya na kasulatan na tumutukoy sa isang bagay na hindi niya maintindihan.
Oto, maraming mga tao na nagbabasa ng kasulatan, ngunit hindi nila naintindihan gaya ng tinunog. May binabasa siya pero hindi niya sukat mawari kung ano ang kahulugan doon sa kanyang binasa. Tapos, nidalaman si Juanito, sumala pa sa pagkibasa sa 8. O, 8. Kini si Felipe. O, kini si Felipe Marigsunan, dala siya dito sa Espiritu Santo. O, sumala pa din sa balaan na sulatan. O, kang Espiritu, mingon kang Felipe, dumuul ka, huyog ka ni Anang nasa kalisa. Mingon ang kapan nga, lumapit ka doon. Pangaralan mo siya. Tapos, sa verse 30, o si Felipe, midalagan kanto kaniya o hundunggan niya nga nagabasa ka isaya sa manalang na namingon. Nakasakabot ka ba sa imong gibasa? O, kay, namagay tao makabasa ng puso. Diba? Kay, inanamang ko ng hulagway, makabasa ng puso. So, nakadugong si Felipe nga, ang iyang gibasa, may tumot sa gisulat ni Isayas. So, ingon din eh. O, ingon siya. Kini, yun ako. Unsaan ko paghimo kung wala usa na magtudlo ka na ko? Paano ko naman maintindihan ang bagay-bagay na binasa ko kung wala magturo sa akin? Kaya yun, tinuruan siya, gituluan siya ni Pilipis, mamutang, kung kinsa ang hisgutan sa iyang gibasa. Oh, dayon, tanto nilang istorya, kita ang yun ko tubig. Tapos sabi ng inyo mo, oh, may tubig. O sa may nakababag, what hunters me not to be baptized. O sa may hinungdan, kanili ko mabutusumang na namay tubig. O namay dagang tubig. At ang masabot yung soul, nagyari sa ilang pag-conversation sa ilang pag-istorya na abot sila diya sa sugo o sa Ginoo ang bautismo diya is part of salvation. That baptism is essential and part of salvation, the gospel plan of salvation. Mayabot sila sa bautismo. Although wala, gisgutan din eh. Pero, ingon na yun po, na may tubig. Nga nung mayabot mo siya muna-una. So, ato ang masabot nga apil sa gitudlo ni Felipe, kasi si Felipe usakang tinunuan. Tinunuan. Disciple of Christ. So, ingon din din yun. 36. O, sa nagpadayon sila, sila panahon, umiabot sila sa usa ka tubig, umingon ang hinupo. At yung karoon, adunay tubig. Unsa sa ikawlangan, kadili ako mabagusuhan. 37. O, umingon si Felipe, mahimo, kung ito ka sa bukos o kasing-kasing. O, siya ito pag umingon, ito ako, kasi Jesus Cristo mao ang anak sa Diyos. Sabi ng hinupo, ako'y naniniwala na si Cristo ay anak ng Diyos. Hindi sinabi ng hinupo, na si Kristo ay, ako naniniwala si Kristo ay isang tao lamang. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya, na siya ay naniniwala na si Jesus isang ay anak ng Diyos. Pag ang anak ay Diyos, ano naman yung ama? Kasi Diyos din ang ama. Kasi Diyos yung anak. Hindi naman pwede na ang kalabaw ay naman ang kambing. Pag kalabaw, anak niya ay kalabaw din. Yun ang progeneration. Okay. Kaduha ako ito. So, atin ang natindihan, ang baptism ay essential, importante, kailangan. Hindi pwedeng, hindi. At saka ang pangalawa, ang baptism ay libing, burial. Yun ang sinabi ng yun ako, o maraming tubig. Kung sa'yo nakapulang, at hindi ko mag-bautismuhan. Basahan na ito, Roma, size 4. So, dito, maintindihan natin ang baptism pala ay ilibing. Ito'y inahalin tulad doon sa literal na libing. Yung taong patay ay kailangan niyang ilibing. Paano mo naman, paano maglibing ang isang taong patay? Kukuha ka lang ba ng ano, mga isang dangkot na lupa at saka ganun mo sa patay? Okay, ilibing na yan. Kukuha lang ba magamay ng lampok if iusik-wisik sa patay?
Hindi mo ba natin? Tangagun, biagiro. Diba? Tangagun, nagiro. So, kinala na, ang tao patay, ilubong na siya. Malabawan, yun na. Huwag mo na ilubong. So, giyulang buhay ka, bautismo po, lubong. Ilubong yun ka, kanan, malabawan ka ba? Dili iyon nga, ang aktang na may mong paspon, lubong yun na siya. So, ingon din niya sa balang kasulatan, busa, ilubong kita, ubat kaniya, pinagi sa bautismo. So, baka unig tatas, kamatayan ni Kristo, kung kita po magpabautis mo. Makakunikta ka ba? Makakunikta sa iyahan kamatayon. Gibautis mo ang gato siyang kamatayon. Kung sa ginubong kita ba't kaniya, pinagi sa pagbautis mo gato siyang kamatayon. Aroon nga sama ka Kristo, nagibanaw ikan sa mga minatay, pinagi sa maya sa mahan, maoman o sa kita angay na magalakaw sa pag-ong pinabuhi. Meaning, yung mga banal na na-convert, naturuan, tumalima sa otos ng Panginoon, nagpabaptize. Nung sila ay babaptize, nung sila ay, ano, mayawal sa tubig, nung sila ay umangat sa tubig, ingon din eh, angay nga magalakaw sa bagong kinabuhi. Muna yung born again. Nataw bago. Sa unsang paagi na natataw sa nagbago, pinagi sa pagpabautis mo. Hindi na kailangan, maghanap ka po na ang ano, isang religion na tinatawag na born again, para ako magiging born again, no? Ang lahat ng mga Christian na nabaptize ay born again. Ang lahat ng mga member ng Church of Christ ay nagiging born again through baptism. Muna isuon, angay ng dalakaw sa bagong kinabuhi. Okay, Colossians 2:12. Nga gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo diin gibanaw usab kamo uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Okay, sibo gihapon at the same sabi ni apostol Paul nga sa gilubong kamo uban kaniya kinsama ning kamo kanang pulong kamo igsoon kamo. This word, anang pulong kamo, wala mag-isgot sa talang tao. Pero saan, kayo na nga, kamo. General ba, ito kamo man. Ang iyan isgotan, mga, kinsama niya sila isgot, mga Christian. Christian believers na naasa, Colossians, pulong kamo. Gilubong kamo, uban ka niya, diha sa bautismo. Wala naging hindi ako ni Pablo diha sa Roma Kapitulo 6. Nagilubong kita, o nakapit kita sa kamatayan ni Kristo, sa diha kita na pabautismo. Gilubong kita, kaya ang tawag soon is patay. Kung tanawin naman 1 Timothy, I think chapter 5 or 6, ipasa na ako, if I'm not mistaken, 5-6. Apan siya nga nagapatuyang sa kalipayan patay sa patay na samtang siya buhi pa. Sama ni siya. Patay na samtang buhi pa. Patay na diya sa spiritual. Spiritual sa espiritu. Nahimulan kita sa diya ng tao nakasalan. Tanaw ni ba Roma 6:23. Sige ko liya. 4 the wages of sin is death. 6. Kaya bayad sa lang o ang kamatayon na walay bayad na hatag sa Diyos o ang kinabuhi na walay katapusan na anak ang Kristo Isos na atong Ginoo. For the wages of sin is death. Kaya bayad sa lang o ang kamatayon. Kaya namatay matatungod sa lang. So kinala niyo mataong bago. Sa so, unsang pagi na mataong bago. Kinala nga, malubong na nga kayo. Ano naman? Patay ka na sala. Dahil ang tao ay nalunod sa kasalanan, sa paningin ng ating Panginoon, Ginoong Diyos, tayo'y patay doon sa spiritual. O hindi ibig sabihin na ikaw nagmamaniho ng sasakyan mo, nagmumotor sa lunga, kumakain ka, matakbo ka, buhay na buhay ka, sa physical. Pero dahil sa iyong kasalanan, sa paningin ng Panginoon, ikaw ay patay. Yung connection natin sa Panginoon ay naputol because of sin.
So we need to reconnect that connection. Saan sa bagay? By obeying the gospel of Christ sa pamamagitan ng pagsunod at pagtalima sa kautusan ating Panginoon. So, mahimot na ang matawag bago. Kailangan ito nga malubong kay kita patay diha sa espiritual o sa diha na mayaw as kita diha sa tubig. Matod pa diha ni Pablo ang gaya na magalakaw sa bago o inamuhi. We need to walk in the newness of life. Oh, nangingon. Raise up a new man. Oh. Kayong man ang ginupo sa paghawa sa tubig bago na tanga tawo. At ito nag-ibasa ka kanina. Roma size 4. Tapan sa 6 at balikon. Sa pagbasa. Busa, gilbo kita uban kaniya pinagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron nga sama kang Kristo nga gibanaw gikan sa mga minatay, pinagi sa himaya sa Amahan. Mauman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay kung kita nahiusas uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita mahisama usab sa iyang pagkabanaw say. Sa hingbaluan kini nga ang atong tawo nga daan gilansang sa krus uban kaniya aron nga aron ang lawa sa sala pagalaglagon aron kita dili na maulipon sa sala. Okay, dili na kita kuno tagaan og kini taas na explanation kay ato na gisugutan kaganina nga ang mga nabautismohan pidawat sa sugos sa Ginoo sa tubangan sa Ginoo bago natang binuhat. O pagkutaw, born again na. So ang atong mga sala, magpasaylong sa diyan kita, magpabautismo. Kaya ang atong sala, ginugong naman, asa ginugong, pinagi sa bautismo. Ang ating mga kasalanan ay nilibig sa pamamagitan ng baptism. Once na may hawa sa tubig, we are already a new man. So we need to walk in the newness of life. So according to the teaching of the Lord Jesus Christ. So, pagkata sa letter B, who is to be baptized? Kinsa may bautismuhan? Kinsa may amayan ka bautismuhan? Pwede ba niyong bautismuhan ang tao na maglakaw na espasada? May nakita kang tao na naglalakad dyan, tapos lapitan mo siya, tapos imo siya, hihilain mo siya papuntang tubig upang iyong i-establish yung baptism. Pero sa isip niya, hindi niya alam kung ano ang gagawin mo sa kanya. Tapos madala siya kita, anong gagawin niya? Sa isip niya, baka lulunurin mo sa doon sa tubig. Basta matipasan pa ka. So kinala mo na nga, kung saan? Tudluan. Kinakailangan mo na sa isang taon na pangaralan mo na siya. Turuan mo na kung ano yung baptism para maintindihan niya. Hindi yung basa lang ay makikita ng tao, hihilain mo siya basa-basa doon sa tubig at babaptismuhan mo siya. Ikong madala ang baril yun, babarilin ka. Kasi akala niya ay i-chor-chor mo siya doon sa tubig o kaya lulunurin mo siya. So yung dini, who is to be baptized? Kinsa may babaptismuhan? Sabi ng kasulatan, not for infants. Hindi pwede sa mga bata na gamay, kuya. Not for babies. Because for babies, ang mga bata, hindi pa na makasabot. Hindi pa makaintindi yung bata. Diba? Sabihin mo, huwag kang ingay, may aswang. Igutom yun. Gusto ko kanin, kain ako. Huwag kang ingay, wala kayong kanin. Gusto ko kain. Huwag kang ingay, may wakwa. Kain ako, wakwa. Bakulit. Kasi hindi sila makaintindi. Ibig sabihin, ang baptism is not for infants. Ano ba yung sin? Bago tayo magpatuloy. What is sin? Sabi nung, na ito yung tao nga kung sinanggubag, na ay Amerikano, sita. Tapos, sige, sino mag-interpret? Sige, ikaw. Iyong ginawa niya ang terpete, ikot sinanggo. Sige, yun doon, sige, yun doon.
pinan. You must repent your sin. Kinalanggap, pintahan yung pagkuhin yung katok. Tingala, katawa mga tao. Yung mga publikano, what's funny? Okay. You must repent your sin. Kinalanggap, pagkuhin yung pintahan yung katok. If not, kung dili, the wrath of God will come upon you. Ang ilaga sa Ginoo, wakto sa inyong balay. Katawa ng mga tao, what's wrong? Sa, I'm speaking, I'm preaching serious things. What's funny? Oh, the wrath of God will come upon you. Ang ilaga sa Diyos, wana, diyas niyo, ha? Deo, pagkano. Well. Ingo po mutong gobat, atabay. So, in the next one, what is sin? Ingo ng Bible, 1 John, tingnan natin sa kasulatan kung ano ba yung kasalanan. Si Kanjan chapter 3-4 pala. Okay, basa. Tanan nga naghimog pagkasala. So sabi nito, according dun sa 1 John chapter 3 verse 4, that sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay yung pagsuway sa kautusan. Ang sala mo, paglapas sa suko. So, mahirap mo na ikaw makasala kung nakay sugo nga nalapas. So, ang pangutana, ang bata na puya, aban ni siya'y sugo nga nalapas, kita na mong bata na puya, para na higuyan niya. Ah, ang bata, ah, ay, naanay siya'y kabit. Na may bata, kabit. Na ay bata nga nanulis, ngawan, wala. So, ang bata ay so innocent na siya. They are innocent. Ingon diyan sa Matthew 18. Oh, 18:14. Yato katna na nagpanoon ang mga kinunan kang Isus. Oh. Kinsa ba ang nagpinda ko sa kinarihan sa langit? Thus, kung pinatawag ni Isus sa usang bata, ang mga ipataliwala ka nila. Kung mingon, so ibig sabihin, yung mga bata, sila yung may part dun sa langit. Labing sila po yung pinakadako dito yung son. Kung namatay sila, automatic. So, yung nang ginawa, ayaw pag hindi yung bata, kuduhol ka na ako. Kaya kung namatay na sila panangitan, luwas wa sila. Nga naman, innocent sila, wala sila yung nalampas ka. Sala, sumala pa sa verse 10, chapter 3, verse 4. Unang ingon niya, Ikson. So, ang baptism ay para lang sa mga tao, pakasalanan. Oh. Ang Ezekiel 18 verse 20 ay tumutukoy na ang kasalanan ng ama ay hindi niya maaaring ipamana doon sa kanyang anak. Ibig sabihin, walang sala, walang kasalanan na namamana. Yung kasi yung aral nila eh, na yung bata ay kinakilangan binyagan kasi mayroon siyang ano, napanunod o mayroon siyang namamana na kasalanan sa kanya mga kaninuninuan. Yun ang sabi nila. Ngunit, taliwas naman sa sinasabi na kasulatan. O so, kung iba sa katulo sa Biblia, ay katulo sa Biblia na ang sala humuon, dili pwede ipasa, dili pwede nga mapanunod. Amo na, kahit mga naba, kung mamatay na ako sa katao, ang akong pagkakawataan ang ibilin sa akong pinalanggang kamagulangan. Ano din ah? Kini akong pagkamarites, ako nang ibilin sa akong ikaduhang anak. Pwede din na, may muhang masala, ibilin. Kaya hay ba? Malang nagyuta itong ibilin. Okay lang. So, yun ang sabihin na ang kasalanan ay hindi namamana. Na ang kasalanan ay ginagawa. Ginagawa. Yung bata na maliit, yung baby pa, yung sanggol, sabi ng kasalanan, kanila ang kaharian ng langit. So, exempted sila, wala pa silang kasalanan. So, baptism is not for infants. Para saan ang baptism? Those who are thought
Ang baptism pala ay para lamang sa mga taong naturuan o kaya'y matuturuan. Baka intindi. Maaring sumunod, maaring tumalima. Matthew 16. According to the Bible, whosoever believe and been baptized shall be saved. The question is, the $1 million question, ang bata ba or infants believe? No? Wala sila pagtuo. Ang ilahan na, kaon, tulog, dula, kaon, tulog, dula, wala yun ang ilahan. Labi na ganang, baby, patid kayo. So, yun niya, ang bautismo din para sa mga tao nga matudloan na maminaw ah, para sa itong gibuhan karon naminaw ta, nga bata sa man. Tulog-tulog lang. Nagkakasaya, magtagadagan. Ano man? Dili pa na sa kayo itisabi siya, little by little. Dili man yun ang bata ganyan, bago pa nagkaon. Makanon, hindi mo nagkahit ay kapagkaon. Anong humba, balbangwa. Di na may risan. So, hinahinay lang sa tudloan niya o gineng kanan. Sinuwing nagbuha, kung-ar, kamangyarapang, mapinakabanga, kanta, maginagmay lang. So, little by little. So, the point is that baptism ay para lang sa mga taong makaintindi na. Brad, ano ba ang basihan sa maaaring tumanggap o kaya'y mabawasan? As long as ang isang tao ay makaintindi na. Meron namang 10 tao, 9 years old na nakaintindi na. Sabi niya, Brad, gusto ko lang mag-baptize. Hindi mo pwede sabihin niya, baka ka ba? Kasi meron namang ang edad ay 50, isi bata pa rin. Di ba? Si bata pa rin. Sa yung tatay mo, naghahanap na ano, yung gagamba, kita paglawa ba? Huwag ha, nasa pa niyong mama? Ako, nasa likod, nagulagamba. Sandan, dolor. So, na yung mga bata, nauna-una, burang nagdagpo. Napuidag ko, nauna-una, burang pagbata. Pero as long as ang baptism is mga keksonan, para sa tao, makasabot na. O, makasabot na siya. So, dili na yung nga, ayaw sa bata. Baka, pero ka ng mga 5 years old, magpabaptize po ko. Akan yung bata ko, kaya na 5 years old. O, di ba? Ang ihana, ligo-ligo na na. Ligo-ligo ba? So, and gladly received. Meaning, ang baptism ay para sa mga tao na turuan, at saka sa mga taong malipayon na bidawat sa pulong. Malipayon. Kanan, gusto na kang magpapagin sa mga oo. Wala kang dipugos. Wala kang iupiran. Bautismo, katagaan kayo pa. 1,000. Ana. Kung dili, ang ilang pagsubot, kaya nakasabot sila. O malipayon na bidawat sa pulong sa Ginoo nga sila gusto po nga maluwas. O wala, like, there's no hidden string attached. Unlike sa uban, ikaw, sa Brad, kailangan nakay kuta, mga lima, makabig ni mo, nakay kwan, perulo, perhen, nana. No, ang atong iwalig so is purely the gospel. O wala yung hidden attached niya ng mga kwan, mga sabadi at mamaagi. Unlike sa uban, ay mga pagwali, na ay raffles, na ay mga raffles, na ay mga sinful na first prize. Wala na ito nag-ibuhat yung soot. Kaya hindi mo na sa Bible, panlakaw mo ang panuluan mo ang tanang kanasuran. Ang muto, kung magbabotis mo, maluwas, makatili mo ito, alaw man sino. That's simple. Muna na yung soot ang kitulo sa Duplia. So, sa mga tao, Acts 2:41. Ilan? Ilan yung tumanggap? 3,000. In just one day, imagine, isang araw lang na nangaral ang mga apostol. Sa isang araw, may mga tao tumalima, sumunod. Na maligaya sila na sumunod sa utos ng Panginoon at sila ay nagpabaptize. Ilan yung nabautismuhan? 3,000. Imagine that?
So, ina-exalt kagamhanan ng Dios because the power of God is salvation. Diya sa Roma 1 Bisayas, matod pa ni Pablo, kay wala ko ikawlaw ba yung balita. Kaya kinimo, dahon sa Dios, alam sa kaluwasan. Why be baptized? Pareno, those who repent. Acts 2:38. So, ibig sabihin niyo, magpabaptize ay marunong mag-repent. Mag-inulsol ba? Ang bata ang gamay, hindi na kabulong mag-inulsol. Dili, pag-inulsol sa kabalugos sa sala. So, ang magpabaptize mo di ay ginalang ang mag-inulsol kahit ka na requirements aron ka mag-baptize mo ang mutuo, mudawan, mag-inulsol. Then, magsugit. Inanay, imong isugit si Kristo nga anak sa Dios. Di kay isugit nimo nga si Kristo awla. No. Wala ganon. Why ka baptize? Bakit kailangan mo magpabaptize? Because it is commanded. Ora pag kana boto sa nasa armed forces, obey first before you complain. Duty first before family, before anything else. Bisa pang ibang asawa, manakay na siya, mingon ng mohang, siyo nga, report to duty as soon as possible. No bad man, no if yun na siya. Kailangan mo sumunod, kasi yun ang iyong, ano, motoy mohang kikuan ka na, sinumpaang tungkulin. Bakit kailangan natin magpapaptize? According to the Bible, there is only one baptism. And this true baptism is the teaching of Christ. Muna yung tinulong yung baptism ng itulong ni Kristo. Dili itong itulong sa mga reliyon. Ha? Nabubuhala yung atang. Dili ito mao. Ang tinulong ng baptism, katong itulong sa Biblia. Katong ginawat sa 3,000 ka mga kalan sa panahon sa Pentecostes. So, bakit kinala natin magpabaptize? Kasi ito ay isang utos. Hindi natin tumasay ito na lang, pero binasa natin ka kanina, sinasabi ito, ang muto magpabautis ng maluwas para natin yung muto paghahukman sa silot. Baptism, save us! Ang bautismo, unsa, makaluwas. 1 Peter 3:21. Pagigulat niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo. Karon dili ingon sa paglugod sa buling. Gikan sa lawas, kundili ingon sa pangamuyo diya sa tubangan sa Diyos. Alang sa maayong kaisipan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Ang bautismo sa nagaluwas. Makaluwas ang bautismo, Iksun. Dili ko naman ang panapit ang maligo ka, literally, maligo ka sa pa, wakang sabon, maglugod ka. Dili ko naman na ang pamaagi sa bautismo. Kundili, ang bautismo mo ay mukhang pagsunod, pagtuman sa subo sa Ginoo. It doesn't mean na ang tubig tinaw, lubog. Dili ang tubig mo makaluwas. Kung dili ang makaluwas, ang iyong pagsunod sa suho sa Ginoo na nagpabautismo pa. Ang muna yung last type, isang bingay sa bautismo, dili ang nagahuga, nagahuga sa kahugawan sa unod. Kanang maligo ka, kay nagkalapog ka. Dili ko ninanay sa unod. So, ang bautismo, baptism, save us. Number three, take away sin. Ang sala, maka kuha sa sala. Takes away sin. Matupad niya sa Acts 2:38. Ito ba sa hon? Buwan 2:38. Kapit akong undang. Kung si Pedro may tubag kanila. Nalusol ka mo. Sumuhan at pagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Alam sa Chisaylo sa mga sala. Huwag managdawat ka mo. Sabi dito, ingon ni Pedro, mag-inulsol, repent ba? Ang bata ka pala ba mag-inulsol? Dili. Mag-inulsol ka mo, magbawagis mo ang tagsa-tagsa ka ninyo. O, nag-ibag-ibulupusan. Dili yun nga, ako na yung magpapaptize, kiri ng pamilya, kay binipisyari, dili pwede.
Kinala nga kung sa katao, kaya kung sa katao, nga nakalapas sa suho sa Ginoo, na isala, kaya naman isala, kinala niyang mag-hinulsol, kinala niyang mag-sugit, o kinala niyang magpabautismo, aron niyang sala, mapasaylo. So, managing mo din sa bala ng sulatan, na ang sala, makalapas, abaka, hatag na itong kaluwasan, kaya ang bautismo, makaluwas. Okay. Number 4, put one into Christ. Ang bautismo, makahimo sa usang katao nga maanaa kang Kristo, Galatians 3:20. Kaya ang tanan kaninyo nga gibautismuan ngadto kang Kristo, ikasulubuan og Kristo. Oh. Ibig sabihin, yung mga tao na nagpabaptize, nagiging Christian sila. Hindi ibig sabihin na pag naano man, nabinyan ka, Christian ka, no. Because the requirements, according to the Bible, you must do all things. Dili kay, kanila, kung ano to na, dili pa magpunin sa bata, dili pa bata, dili pa magpunin sa magunusol. Ang bata, dili pa magpunin sa magsugi. Bautismo lang. Inani ang kahulugan. Ano i-illustrate. Ato lang i-tandi, magkitaway lang kung parapit study. Sa ubang punto, ang ilahan, baptism. Baptism sa dayon plus tits equals save. O, muna ilahan. Bunyagan sa pagkudakuna, tunluan, magkitaway lang kumpirmasyon. Diba? Kumpirma. O, tunluan. May maluwas. Pero sa Bible, amon ay siya sa tao. This is the teaching of man. But according to the Bible, ang sa Bible, sa man, teach plus believe, dayon, baptize equals save. O, oh, naging sa Bible. Pangaralan, kinakailangan niyang tumalima, maminaw, buto, dahil magpabautismo, luwas. Pero sa uban, bautismohan sa pagbuna ko na, tunduan, layo na kayo sa Bible. So, dinita sa Bible, son, not the will of man. Okay? Put one into Christ. So, magiging Christian ka if you obey the will of Christ. If you baptize, sumala pa sa Galatia kapitulo 3 versikulo 23. Ato na nagibasa kanina sa Roma kapitulo 6 versikulo 3 na madugang ka diha kang Kristo, manaa ka kang Kristo kung ikaw malubong mo pinagi sa bautismo. So, ang usa ka tao na wala kang bautismo, hindi ka ginas Kristohano. Sabi ng kasulatan, magiging Christian lamang isang tao pag siya'y sumunod o tumalima sa aral ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng banal na sulatan, if you believe in me and my words believe in you are truly my disciples. John 8:32. So you must know the truth and the truth shall make you free. So you shall know the truth. What is truth? So that truth is, sabi ng Panginoon, John 17:17, sanctify them in truth. Your word is truth. Balaan mo sila man sa kamaturan at iyong pulong mawa sa kamaturan. So ang kamaturan, kanag ditudlo sa Bible. Dili ko ang ditudlo. That's why ang mga buka ay mga verse kulong. For us to know much better. So the last one, pagkatapos nating babaptize, we are being added to Christ. Acts 2:47. Sabi na Bible, praising God doon sa King James Version. Praising God and having people with all the people and the Lord, si Kristo, sabi niya, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung mga tao naligtas ay idagdag ng ating Panginoon doon sa kanyang iglesia. Pag may magpabaptize, hindi ako yung magdagdag, kundi si Kristo.
ang magdagdag doon sa tao na naligtas sa pamamagitan ng pagtalima, pagsunod, pagpabaptize, idagdag na doon sa kanyang iglesia. Kasi ako wala ng iglesia. And even myself, also a member of the Lord Church. Dahil ako ay isang kaanib lang din sa iglesia ng aking Panginoon. Wala ko na sariling iglesia, wala ko na iglesia. Sabi ba, sa iglesia nyo lang yan? No, wala tayo iglesia. Ang may iglesia ay sa Kristo. Yun ang nakasulat, yun ang mababasa natin doon sa kasulatan. So, sabi ng Panginoon, pag tayo ay nabaptize, tayo ay kanyang idagdag doon sa kanyang iglesia. Praising God and happy people, favor with all the people. And the Lord added to the church daily, such as should as receive. 1 Corinthians 12:13. Kanan po sa ka-espiritu, because the one spirit, kanan one spirit, the Holy Spirit itself, He's the one, He's responsible for teaching the whole truth. Because the Holy Spirit guided the whole, the apostles into the truth. Mo pa rin ang nag-giya diha sa kamaturan ng mga apostoles. So, ang itutlo, ang ilang nadawat ng mga pagtulunan, ang kamaturan ng nadawat kanya sa mga apostoles, mausap at ang ginawat ka ron. Wala'y kausapan. Wala'y kausapan yung sagot kay sila may nagsulat sa Bible. Because they were guided by the Holy Spirit. Muna'y katulog kayo lang, isulat ni, muna'y isulat. Okay. Sa mga apostoles, pipila naman nila na ay alam, may grado, Lucas, doktor, isa ba, Matthew, commerce, okay. Di ba ka, may mong tax collector doon. Dili ka komersyo, accountant. Isa pa yun, si Pablo, bukado. And the rest, pana, mangingisda na, o mga mananagat. So wala yung sila yung grado, pero igayaan sila sa Holy Spirit. So inanay sa kapakita, through baptism, when we been added, when we were added to the Lord Church, wala na yung labaw. Kitang tanang managsuon. Wala yung nga, Amerikano, ganina mo. Special mo. Aka mo, mga kwanwan. Mga Subano, di alam mo. Mukha mo, mga bisaya, di alam mo. Sa atubangan sa Ginoo, kitang tanan. Parehas na. Because kitang tanan sa atubangan sa Ginoo, tayo yung magkakapatid. Pantay-pantay. Wala yung labaw. Wala yung gamay, wala yung taas. Tayo lahat ay pantay-pantay. Sabi ng kasulatan sa 12:13. At balik ko nagbasa. Hindi ni. Kaya kitang tanan, di ba sumuan biya sa usang espiritu. Aron mausang ka lawas. Aron may usang ka lawas. O kini usang ka lawas mo ni iglesia sa Ginoo. Nagisaran niya o luwason. Sumala pa diyan sa Ebeso kapitulo 5, versikulo 23. So, muna itong lisong marumuntaga ng nagsunan. Itong oras, kaya punta sa utlanan na lapas na kamay. So, naginaot ko na meron tayong mga bagay-bagay na naintindihan na makaradagdag sa ating kalaman, makadugal sa paligod, kadasig, kung isan pa sa tuwang nagplano nga magpabautismo, hopefully. Makatapang po na sa ilang pagtubo sa mabutang nga nga ang bautismo importante o nga nga kinahala kita magpabautismo. So, ang Ginoo magpanalangin, kinatuntanan, mayong buntag. Huwag apin ang manok sa magpabautismo. Ay manok.